500,000 loan sa cooperative. Posible ba? Pag-usapan natin yan. Hello, good morning mga ka-co-op. It's me again, Sir Co-op. Mga ka-sir, mga ka-ma'am, for today's video is pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang pwedeng maloan ng isang member sa isang kooperatiba. Kaya ba na 500,000 ang iloan? Ayun, pero bago ang lahat, no, bago tayo mag-umpisa, nais ko lang magpasalamat, no, sa mga bago natin mga members sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating mga videos, ano, kahit ano lang, maliit lang yung channel natin. Maraming salamat nga para dun sa mga nag-subscribe at sa mga nag-hit sa notification bell. Maraming salamat po, no? Nababasa ko po yung lahat ng mga comment nyo dyan sa baba. And ngayon mga ka-co-op, pag-uusapan natin, ano, pag sinasabi kasing loan sa isang kooperatiba, may iba't ibang approach yan, no? May kanya-kanyang approach po sa bawat application ng isang membro, lalo na mag-a-apply ng loan. Kasi yung loan po is process po yan, no? Na dumadaan po yan sa credit investigation, background investigation, yung tinatawag natin na CIBI. And then, yung kadalasan mga tanong dyan is, magkano ba ang pwede ma-approve, no? Kasi, pag co-op kasi, yung application ng loan mo is iba't iba yung loan approval natin. Depende doon sa capacity ng isang borrower na member, no? Hindi pwedeng ang loan niya at ang loan ko is same lang. Depende rin yan sa pangangailangan ng isang member. Kung halimbawa yung members kailangan talaga ng malaking loan, 500,000, dumadaan talaga yan, no, sa masusing CIBI. Kasi once nag-apply ka ng isang loan na pag ganun na amount, pwede naman, no? Pwede yan siya, pwedeng ma-approve, pwedeng ma-disapprove. Depende kung saan huhugutin yung source of payment mo dyan sa ganun nga napakalaking amount loan. At isa pa, pag once malaki na po yung loan natin na in-applyan, hindi lang po yan dadaan sa isang branch, no? Dumadaan po yun sa main branch natin. Chine-check po yan doon, kasali na yung top management. Kung pwede bang approvean yung loan na ina-applyan mo. Pero, take note, depende pa din yan sa branch manager ng isang kooperatiba na yung ina-applyan. Kasi, siya yung magde-decide, no? Hindi naman porket mayroon tayong main branch, doon lahat iaasa natin. Depende pa rin yan sa manager sa isang branch. And doon sa credit specialist, no? Sila yung dalawa dyan ang mag-a-approve kung pwede bang mag-grant yung loan application mo kung sakali lang na 500,000. So, ang process niyan, nagdidepende yan, no? Kasi pwedeng ma-approve kung malaki-laki naman yung let's say, for example, mayroon kang collateral. So, depende din yan sa'yo. Kung mayroon kang house and lot or lot na pwedeng i-collateral mo, yung ang iyong tinatawag natin na land title or titulo ng lupa, pwede yun, no? Pwede yun siya maging isang source of payment attachment doon sa iyong application ng loan. Pero, maraming proseso yan. Titingnan yan doon sa ROD, no? Registry of Deeds siguro yan. Basta ROD, no? Yung lahat, nandun lahat kasi yung pag-ROD kasi, nandun lahat yung titulo na kalista, no? Kung it's either baka nakasanlan na yung encumbrance na tinatawag natin. So, dun yun chinecheck sa ROD. Kasali dun yun sa pagkakandak ng credit investigation or CIBI sa iyong loan application. So yun, ang proseso ng titulo kasi is hindi madali, no? Mahabang proseso yan. Dumadaan talaga yan sa masusing tamang requirements na kinukuha ng isang kooperatiba. Yung sinasabi kong iba't ibang approach po ng bawat member once mag-apply sila ng loan is tinitingnan, no, kung
yung background niya, yung credit history niya, kung gaano kalaki yung value ng land title niya, kung residential ba yan o nandun ba yan sa isang liblib na lugar. So maraming tinitingnan dyan, no? Talagang mas matagal yung proseso pag land title, lalo na malaki-laki yung amount na kakailanganin. At saka pinaka-importante sa lahat, no? Kung sino yung magkukumaker sa'yo. So kung ang tanong nyo, pwede ba kahit sinong kumaker? Pwede naman, pwede. Pero at least yung kumaker natin is dapat parehas kayong member ng isang kooperatiba. Same cooperative. Hindi pwede yung member ka ng co-op pero sa ibang co-op yun. Hindi pwede. Kailangan magkaparehas kayong member sa isang kooperatiba lamang. Kasi alam nyo po, yung co-maker po ay isa sa pinakamalaking bagay po, no, na requirement or attachment sa loan mo doon sa co-borrower mo at saka yung borrower, no? Yung relationship ng dalawa, dapat alam niya kung anong status ng kanyang kinukumikiran. Kasi mahirap po yun, no? Malaking amount tapos kukuha ka lang ng kung sino-sinong kumaker. Hindi pwede yun, no? Kasi unang-una, yung kooperatiba mismo ang magre-request sa yun yan or tatanggi pag once yung kumaker mo is hindi member ng isang co-op or hindi kayo parehas member sa isang kooperatiba. Kasi mahirap yun, no? Malaking amount. And then dapat yung nag-maker talagang well trusted siya dun sa kanyang kinukumikira, no? Kasi bilang isang member tapos nag-borrower ka, kailangan talaga ma-approve is dapat mayroon kang kumaker, no? Aside sa land title, dapat secure yung kumaker natin na talagang tiwalang tiwala siya na mababayaran. Kasi malaki yun, yung biro mo 500,000, isa po sample 300, kahit malaki na yun, no? Pag once loan ang pinag-uusap, kahit take note yung loans mo na 500,000, loans mo yun sa mga kaco-op mo na member, no? Yung mga member owners natin sa isang co-op, no? Yung loans na na-approve sa'yo is pera yun ng mga membro lahat. So kailangan talagang nandun talaga yung mabusising credit investigation kung talagang karapat dapat ba ma-approve yung ganun na loan amount. At saka doon sa sinasabi kung may kanya-kanyang approach po sa bawat application ng loan, depende po ko yan, no? Kung ano yung source of payment niya, kung employed ba siya, employed siya sa isang company, regular employee siya, ilang years, at kung businessman siya, ano yung negosyo niya, stable na ba yung negosyo niya, malaki na ba, magkano yung income niya per month, depende yun, no? Kung ano naman, land title, hindi din pwede, land title lang din, meron din dapat na kung ano yung source of income niya aside from land title, no? Ihahanapan ka pa din kung ano yung source of income mo. Hindi naman pwedeng land title lang. Aanhin natin yung land title, diba? So baka meron siyang tinatawag nitong mga tenants, diba? O baka nagpaparenta siya, so pwede yun as source of payment niya. So for example, may monthly siyang natatanggap kasi meron siyang mga pinaparentahan, so pwede yun. Or iba, meron siyang mga business o meron siyang let's say for example, rice field or basakan. Pwede yun, no? Basta mayroon source of payment or income. Source of income, I mean. So, para doon huhugutin yung pangbayad niya doon sa kanyang loan. Hindi naman pwedeng, porque may land title ka, is absuelto pa na. Hindi po. Talagang hahanapan ka pa din kung ano yung source of payment mo dyan, no? Saan kukunin yung source of income natin. So, yun naman po mga ka-co-op, no? At sana'y mayroon na naman kayo nakuhang idea patungkol dito sa loans, no? Sinasabi ko may kanya-kanyang approach siya, no? Basta loan yung pinag-uusapan, no? Hindi porking naglo-loan ka na ganitong amount expected mo na ma-approve ka kasi member ka ng co-op. Hindi po, meron tayong tinatawag na CIBI, no? Para po talagang maiwasan natin at ma-secure, no, na yung payment talaga is andyan. Hindi pwedeng mag-release lang yung co-op ng ganung kalaking amount tapos hindi valid yung credit investigation nila, no? Kasi masasayang din yung mga pera ng bawat member. Maraming salamat mga co-op.
And see you sa ating next vlog. Bye-bye!